Isama po palang umaga sa inyo mga bata. Narito tayo sa ating asignaturang Agham 3 o Science 3. Nasa ika-apat na markahan tayo, unang linggo, unang araw ng ating pag-aaral. Handa na ba kayo? Pag-aralan natin ang tungkol sa Aralin 1, Kahalagahan ng Kapaligiran sa Tao, Hayop at sa Lahat ng May Buhay. Layunin ng ating pag-aaral ang naiugnay ang kahalagahan ng kapaligiran sa tao, hayop at sa lahat ng may buhay. Ngunit bago tayo magtungo sa ating pag-aaral, ano ba ang huling pinag-aralan natin sa ikatlong markahan mga bata? Magaling na pag-aralan natin ang tungkol sa wastong paggamit ng enerhiya. Halina kayo mga bata, magtungo na tayo sa ating balik-aral. Isulat ang tama kung ang talata ay nagsasawang hukbang sa wastong paggamit ng kuryente at mali naman kung hindi. Unang bilang, iwasan ang magsaksak sa outlet ng kuryente na basa ang kamay. Magaling, ito ay tama. Pangalawang bilang, iwasan ang koneksyong octopus. Magaling, ito ay tama muli. Pangatlong bilang, iwasang maiwang nakasaksak ang mga kagamitang dekuryente. Magaling mga bata, ito ay tama. Pang-apat na bilang, tingnan kung may kagat ng daga ang kawan ng kuryente at kung punahin agad ito. Magaling, ito ay tama. Panglima, hayaang walang patayan ang mga kasangkapan de kuryente. Magaling, ito ay mali. Magaling mga bata, alam nyo na ang wastong paggamit ng enerhiya. Magtungo na tayo sa ating unang paksa sa ika-apat na markahan ang kahalagahan ng kapaligiran sa hayop, sa tao, at sa lahat ng may buhay. Kahalagahan ng kapaligiran. Ang kapaligiran ay binubuo ng lupa, tubig, at hangin na nagsisilbing taharahan o tahanan ng mga tao, hayop, halaman, at lahat ng may buhay o living things mga bata. Dahil dito tayo namumuhay, importante ang malinis na kapaligiran. Sapagkat dito nagmumula ang ating pang-araw-araw na pangangailangan sa ating environment o kapaligiran. Paraan ng pangangalaga sa kapaligiran, una, iwalay ang mga napupulok na basura sa hindi nagbubuo. O sa Ingles ay biodegradable at non-biodegradable waste. Itapon ang mga basura sa tamang basurahan. Yan mga bata. Mag-recycle ng mga basura upang magamit ito muli. Katulad ng mga papel, lata, bote, tansyan, cups, at kung ano-ano pa, ay maaari nating i-recycle muli upang magamit muli. Iwasan ang pagtatapon ng basura sa kanal o anumang anong tubig. Katulad ng kanal, ng mga ilog, ng mga sapa, ng dagat, iwasan natin ito dahil ito'y magkakadugtong. Ang pagbara nito sa ating katubigan ay magdudulot ng matinding pagbaha na ating nararanasan sa kasalukuyang panahon. Iwasan ang pagputol ng mga puno. Katulad yan mga bata.
ang puno ang sumisipsip sa tubig, kung kaya't maiiwasan nito ang landslide, mudslide at kung ano pa at pagbaha sa kalupaan. Magtanim ng mga puno para sa kapaligiran. Katulad yan mga bata. Iwasan ang pagkakainin o pagsunog sa mga puno. Kadalasan ang pagkakainin ay sistema kung saan sinusunog ang mga puno upang ang lupa ay maging mataba. Ngunit dahil sa wala nang masyadong sumusuporta sa mga bundok na puno, nagiging dahilan ito ng landslide sa ibaba nito o maaari din maging dahilan ng matinding pagbaha. Huwag magsaya ng papel kung maaari ay i-recycle ito o gamitin muli. Tandaan, huwag mag-aksaya ng papel dahil ang papel ay gawa sa puno. Iwasan ang paggamit ng illegal dynamite sa panghuhuli ng mga yamang dagat. Dahil maaari nitong masira din ang mga corals at maaari din mamatay ang mga maliliit na isda. Kumamit ng lambat na may katamtamang butas upang ang maliit o ang maliliit na isda ay lumaki pa. Iwasan ang paggamit ng cyanide tissue at muroani. Huwag mag-aksaya ng tubig. Kapag nakakita tayo ng ripong bukas, ating itong isasara. Iwasan ang pagsisiga ng mga basura dahil nakakasama ito sa ating hangin sa kapaligiran. Yan yung tinatawag nating open burning. Bawal yan. Dahil maaari yang makapagdulot ng global warming mga bata. Patayin ang switch ng ilaw kung hindi ginagamit. Dahil alam na natin ang tungkol sa kahalagahan ng kapaligiran sa tao, hayop at sa may buhay na bagay, magtungo na tayo sa ating subukin. Handa na ba kayo? Subukin. Isulat kung tama o mali ang sinasaad ng bawat pangunusap. Unang bilang, iniiwalay ang mga nabubulok na basura sa hindi nabubulok. Pangalawa, hindi mahalaga ang malinis na hangin sa ating kapaligiran. Pangatlo, patayin ang mga switch ng ilaw kung hindi ginagamit. Pang-apat, huwag mag-aksaya ng tubig. At pang-lima, itapon ang mga basura sa ilog o sapa. Tungo na tayo sa ating balikan. Balikan. Lagyan ng check kung ang larawan ay matatagpuan sa lupa at X naman kung ang larawan ay matatagpuan sa tubig. Unang bilang, coral o corals. Pangalawa, submarine. Pangatlo, baboy. Pang-apat, tao. At pang-lima, sea urchin. Magtungo na tayo sa ating suriin. Suriin. Isulat ang salitang tama sa patlang kung ito ay nagsasaad ng tamang gawi at mali naman kung ito ay nagsasaad ng maling gawi. Unang bilang, magsiga lagi ng apoy kahit hindi naman kailangan. Pangalawa, ang hangin sa kapaligiran ay mararapat o marapat panatiliing malinis. Pangatlo, isarado ang mga gripo kung hindi na ginagamit. Pang-apat, magtapon ng basura sa tamang basurahan.
At panglima, ang dynamite pitching ay nakakatulong sa kapaligiran. Pang-ani, ang illegal na pagputol na puno ay masama sa kapaligiran. Pampito, nakakadulot ng pagbara ng sa mga kanal ang pagtatapon ng basura sa paligid. Pang-walo, ugaliin magtanim ng mga puno o halaman. Pang-siyam, mag-recycle ang mga basura upang magamit ito muli. At pag-sampu, mag-aksaya ng papel. Magtungo na tayo sa ating pagyamanin. Pagyamanin. Basahin at awitin ang masdan mo ang kapaligiran na inawit ng asin. Sagutin ang mga sumusunod na nakatanong pagkatapos. Ito ang lyrics siya, mga bata. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Mga katanungan, unang bilang, anong lugar ang sinasabi na dati ay kulay asul at ngayon naging itim? Pangalawang bilang, anong hayop ang walang madadapuan pagdating ng panahon? Pangatlo, hindi masama ang pag-ulan kung ito ay hindi nakakasira. Ano ang tinutukoy nito? Pang-apat, anong bagay ang matatag na namatay dahil sa atin? Magtungo na tayo sa ating isagawa. Isagawa, alamin at isulat sa papel kung bakit masamang gawain ang inilalahad sa bawat sitwasyon. Unang bilang, nagpuputol ng puno si Francesca at Daniel sa kagamatan kahit na walang paanan sa hakinaukulan. Pangalawa, sinusulong ni Cloud at Leila ang mga basura at kalat. Ngunit nagtutulat ito ng madumi at masamang hangin. Pangatlo, nagbabara ang mga kanal dahil sa mga basura na itinapo ni Luke. Pang-apat, si Mark ay walang pakialam sa kanyang basura kaya tinapon niya ito kahit na sa hindi tamang basurahan. At panglima, habang nangisa si Rose, naglabas ang kanyang ama ng dinamita at tinapon ito sa dagat at biglang sumamog. Magtungo na tayo sa ating tayain. Tayain. Iguit sa paplang ang puso kung tama ang sinasaad ng pangungusap at malungkot na mukha naman kung mali. Unang bilang, magtapon ng basura kahit saan. Pangalawa, ang illegal na pagputol ng puno ay mabuti sa kapaligiran. Pangatlo, ang dynamite fishing ay masama dahil mamatay ang koral. Pang-apat, ang pag-recycle ay nakakabawas ng basura. At pag-lima, ang pag-aaksaya ng papel ay nakakatulong upang lumilis ang kapaligiran. Magtungo na tayo sa ating karagdagang gawain. Karagdagang gawain. Napag-aralan natin tungkol sa kahalagahan ng malinis sa kapaligiran sa tao, hayop at sa lahat ng may buhay. Gumawit sa iyong kwaderno ng isang sitwasyon na sa tingin mo ay iyong magagawa upang mapangalagaan ang kapaligiran. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga bata. Hanggang sa muling aralin!